So hello guys, welcome ulit sa ating panibagong video. So eto na yung part 2 guys ng ating accessories, no. Kung napanood nyo yung part 1, eto ipa-flash natin sa screen or panoorin nyo lang sa mga previous video or sa playlist natin ng Cabal series. So yun. So nahinto tayo doon sa pagpili ng amulet and then other accessories like arcanas, carnelian, tapos chaos of talisman, tsaka yung belt. So ngayon yun yung pag-uusapan naman. A few moments later. Ayun, punta tayo kay agent shop. And then click niyo yung accessories. So sa amulet guys, meron tayong iba-ibang amulet. So meron tayong Amulet of Guard, Pain, 7 Coins, Vampiric, then yung ating Orpedia, Craftsman, at saka Amulet of Resist. So, usually naman, ang ginagamit dyan is itong dalawa, Orpedia, Amulet of Resist, o kaya Amulet of Pain. So, check natin itong Amulet of Pain. For example, yan. Amulet of Pain. So, mga plus 5. So, plus 5. So, ayan yung dagdag niya, no? Amulet of Pain or AOP plus 5. So, ito yung dagdag. May defense, defense rate, critical damage, and then max critical rate. So, at level 95 to guys, pwede nyo lang suotin. So, meron naman tayo ngayon is yung Orpedia's Amulet. So, ayan, napakamahal na, no? So, ayan. So, napakadaming bigay ng Orpedia. Merong evasion, accuracy, max critical, defense, and then yung other stats. And then, pwede rin dumaan for chaos upgrade. Then, last natin is yung Amulet of Resist. Ayan. Ay, napakamura na ng plus 1, no? So, plus 4. Ayan, Amulet of Pain. Ah, Amulet of Resist pala. Plus 4. Or AOR plus 4. So, ayan yung bigay niya. Usually, 4, ano to eh. Pampakunat, parang guardian yung stats nito. So, pwede rin siya sa chaos upgrade. So, ngayon, paano kayo pipili ng amulet? Or ano yung dapat niyong piliin ng amulet? So, kapag level ano kayo, 95 to 120. So, budget natin is yung Amulet of Pain. So, at least plus 5. Yan. So, ang hinahabol natin dyan is yung MCR 2% at saka critical damage na 5%. Yung stats na yan is usually pwedeng pang dungeon, pwedeng pang PvP. Then, ginagamit si Amulet of Pain kapag wala ka pang pambili ng Orpedias at or AOR. Or yung Amulet of Resist. Kasi maganda rin naman ang bigay ng AOP, defense at saka defense rate. Meron din siyang ganong stats. Ang kaibahan lang is itong Amulet of Pain is hindi maidadaan sa Chaos Upgrade. Try natin yung Amulet of Pain plus 6. Ayun. Kailangan Amulet of Pain plus 6 or plus 7 bago siya maidaan sa Chaos Upgrade. So, kung naka Amulet of Pain plus 5 ka, magstay ka lang muna dyan. Hanggat wala kang pambili ng Orpedia or ng AOR. So, punta naman tayo sa Orpedia's Amulet. Sa Orpedia, maganda ang Orpedia guys eh. Punta tayo sa pinakamahal. O, yan. 11B. So, ito. May isang maganda pa ito. So, at level 115 guys, makakapag Orpedia's Amulet na kayo. So, ang stats niya is defense, evasion, accuracy. So, tatlo sa mga primary na kailangan din ng character. Then, MCR natin yon, meron siyang additional 1% for MCR. So, meron siyang total of 5% MCR. Then, may dagdag ding all skill amp, then critical damage. So, iba-iba to guys ha, hindi ito pare-pareho. Yan, meron mga, ano, kapag meron pink, ayan yung guys.
So dumaan na siya 4k upgrade. Sa chaos upgrade guys, ito yung bigay niya. Ang daming ignore and then defense, tapos resist critical damage. Then may critical damage din siyang bigay. So punta naman tayo sa AOR. So meron tayong AOR plus 4. So ito yung naka chaos upgrade. Yan. So for AOR plus 4, parang guardian stats din to pagdating sa belt. So ang binibigay niya is puro resistance and then ignore pene. And then dumaan na rin to sa chaos upgrade. So defense, defense rate, and then puro ignore penetration, same with Orpedia's amulet. So ngayon, ano yung dapat yung unahin kung nasa low level kayo? So ang highly suggested is yung amulet of pain. Amulet of pain lang kahit plus 5, yun lang yung kaya ng budget. Go nyo na to, amulet of pain plus 5. 34M, kaya nyo na siguro to, 34M. So may bigay na 2% MCR and then critical damage. Kung wala pa kayong pambili or wala pa kayong nalulot na Orpedia or AOR, so mas okay pa rin si Amulet of Pain. Pero kung meron ka ng Orpedias tulad nito, so ideal din naman siya kasi meron pasok yung ano, accuracy at saka yung evasion. So kailangan ng character nyo yun. So yun nga lang, kailangan sanay kayong tumingin ng stats ng Orpedia. So punta tayo sa ano, maganda yung may ano eh, ito kahit pink yan. So at least merong critical damage tsaka all skill lang para balance. And then AOR. So si AOR pala. So kapag may AOR ka, usually resistance yung kailangan mo, kumbaga pampakunat. So sa mga dungeon magagamit nyo to guys, or kung ano ka, sa MWAR or tank type ka sa MWAR, magagamit mo tong Amulet of Resist plus 4. So may dagdag naman siyang MCR and then defense. Pero kapag ka endgame na guys, usually Orpedia's Amulet talaga the most used na amulet. Talagang magandang stats pang endgame tulad nito. Ayan, tulad niyan. Or etong isa, yung 11B. Kasi critical damage niya guys, tingnan niyo maigi. Na critical damage na almost 18% yung bigay, and then meron ka pang MCR na 4% and then evasion at saka accuracy na almost 60 yung may dadagdag. Then case upgrade niyo na lang to guys para maganda yung ano niya. Additional stats na ibibigay sa character. Yan talaga yung pang endgame yung Orpedia. Pero itong AOR, usually kapag ang character mo is malambot, so pwede maging useful itong AOR. So for example, wizard FA or FG, magagamit niyo siya AOR. So temporary lang to guys yung AOR. Pwede niyo siyang pang dungeon. So pwede rin kayo magbaon nito during dungeon. Palit-palit ng Orpedia's amulet niyo para kapag naglalak kayo sa damage during boss fight, pwede kayong magpalit ng amulet from AOR to Orpedia. Kapag ka naman masakit yung mobs at saka kailangan nyo na sustainability, pwede tong AOR plus 4. Palit-palit lang. So next, punta naman tayo. Yung sa akin nga pala ito guys, yung amulet. Dahil bulobi tayo yun lang talaga yung kaya ng character. So may MCR and then all skill amp, then CDI na 4%. So punta tayo naman sa Carnelian Talisman. Pero ito kasi yung talisman, usually naman yan, all stats naman yung bigay niyan. So ayan, kung mapansin nyo sa stats niya, napaka perfect, ang daming bigay. Then sa Carnelian ganun din, kasi wala naman silang other stats. Yan, kung mapansin nyo, may critical damage and then skill amp. So malaking tulong sa character nyo guys kapag ganyan yung stats. Almost lahat ng stats merong allocation. And then sa Arcana, ito na, marami na nalilito dito sa Arcana.
Sa Arcana, Chaos, usually, lahat naman ng character kailangan ng Arcana of Chaos. Ang mainly difference lang is yung Guardian at saka itong Law. Kapag Law ang yung Arcana, ito, resistance yan. Magagamit mo yan kapag nag-EM war ka or war or pumapasok ka sa mga war zone. So, kailangan yan yung loss. Kasi ang ganda ng bigay nito sa resistance at saka ignore damages. And then, sa Guardian naman, kapag ka mahilig ka sa dungeon. Kasi meron siyang bigay na damage reduction and then HP. So, maganda yung bigay niya. Tsaka yung defense rate niya, pumapalo ng almost 200 plus. So, default stats yun, guys. So, yun. So, yun lang naman yung pinaka ano sa accessories natin. Kasi ang Talisman Carnelian, halos same na ng bigay yan. Lahat ng character kailangan dyan. So, sa belt naman, iba. So, sa belt kasi natin, meron tayo Minesta, Guardian, Fighter, tsaka Sage. So, alam nyo naman yung Sage, tsaka Fighter. Fighter for melee or mga sword sword skill ang ginagamit. And then Sage naman for magic skills like FG, ayan. Then yung Guardian, guys, is optional. Kasi si Guardian ang pinakamura sa lahat. So optional siya kung ang gagamitin mo is puro ano baga kailangan mo ng kunat. Ayan, kapag ang character mo is malambot, pwede yan. And then sa budget tsaka sa alts requirement, mababa lang yung ano gastos mo kapag naka-guardian. Pero sa akin kasi mas maganda paggagastosan nyo na is yung fighter o kaya sage. Kasi may mga bigay yon na other stats, especially pang taas ng AP or ability power ng character mo. So yun, I hope may natutunan kayo, guys, no. Simple lang naman yung ano natin, yung part 1 and part 2 ng ating accessories setup. So yun. So wait niyo na lang, guys, yung ano natin, no. Meron kasi akong gagawing build sa mga character, applicable siya sa lahat. So mas malaking income. So tuturo ko sa inyo yung ibang diskarte. So yun lang, guys, and then see you in the next video, guys. Bye-bye.